Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near when my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Before You today, and there's just one thing that I want to say. Thank You, Lord. Thank You, Lord, for all You've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank
people high with a song of praise, with an outspread charm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaaway magpawalang gan. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaaway magpawalang gan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang gan.
pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. 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 Isang maganda at mapagpalang araw o gabi sa lahat. At welcome po sa ating kauna-unahang live recorded streaming dito sa ating page na may pamagat na Sambawit at Salita. Yung Sambawit po ay pinagsamang awit ng pagsamba. At layon po ng page na ito, ng programang ito na makatulong at makapagbigay gabay sa ating pang-araw-araw na buhay espiritual. Kaya naman para po sa ating first topic na i-share ko po sa inyo ngayon ay may kinalaman po patungkol sa what to do with life problems. At ano-ano nga ba mga problems, no, mga na-encounter natin madalas sa ating buhay. So, ilan dito, minsan na problema patungkol sa iyong sarili, sa family, problema sa community, or maaring sa iyong pananalapi, or mga money matters. Maaring ang suliranin na pinagdaraanan mo ngayon ay patungkol sa iyong relasyon. Maaring may kinalaman sa iyong pinapasukang trabaho, o maaring sa iyong eskwelahan, o maaring patungkol sa iyong health o kalusugan at iba pang bagay. Kaya naman, kahit sa kabila ng mga problema na to, paano nga ba natin dapat harapin ang iba't ibang mga problema ang dumarating sa ating buhay? So, una na dyan, napakalaga na i-accept natin, no, yung problem as part of life. Sabi nga sa John chapter 16, verse 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang mundo. Accept the truth na ang buhay ay may kakambal na mga problema. At dapat tanggap natin sa ating mga buhay, and it's very natural at normal lang na magka-problema. Kaya hindi na bago sa atin, no? Sa bawat araw na maka-encounter ng iba't ibang uri ng problema. Kaya nga mas nakakapagtaka pa kung isang tao is makita natin na walang nararanasan na problema. Kaya nga sa buhay, mas mainam na ihanda natin at maging positibo tayo sa mga problema, suliranin, pressure o kaguluhan man. Why? Dahil alam naman natin na ang lahat ng problema ay may katapat na solusyon. At yan ay kaloob sa atin ni Lloyd. Pangalawa, huwag kalimutang tumingin. Okay? Look to Jesus. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Si Jesus dapat ang kauna-unahang tinitignan
at hahanapin natin kapag may problema tayo. Maliit o malaki, magaan o mabigat man na problema. Bakit? Dahil si Jesus ang sure na makapagbigay sa atin ng lakas, comfort, inspirasyon, and wisdom para ma-overcome natin ang lahat ng bawat problemang dumarating sa ating buhay. Sa totoo lang, maraming problema na simple ang lumalala o lumalaki dahil sa mali ang hinahanap o tinitingnang solusyon. Halimbawa, kapag nagka-problema, dadiretso na kaagad, magbibisyo, ang nakalungkot, ng iba nagpapatiwakal, ng iba naman gustong maging mapag-isa. Pangatlo, kapag tayo nakakaranas ng problema, do not overthink. Matthew chapter 6 verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Kaya kapag may problema, huwag tayong mag-worry. Huwag sobrang mag-alala. Huwag isip ng isip ng sobra na di naman makakatulong sa ating suliranin. Remember, you cannot solve the problem by worrying. You cannot have the solutions to the problems by overthinking of nonsense thing. Kaya iwasan po natin yun. Instead of worrying or overthinking, when you have problem or kapag may mga challenges ka sa buhay, pang-apat, ito yun. Pray with thanksgiving. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Have a sharing time or heart-to-heart talk with God through prayer and thank Him. Instead of complaining o reklamo na reklamo, pasalamatan na lang at pasalamatan pa rin natin ang Diyos kahit na tayo ay may problema. Kasi we have a choice kung ano ang magiging reaksyon natin sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. And last, count your blessings. Sabi sa Psalms chapter 40 verse 5, many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would do many to declare. Why to count our blessings? Kasi nga, ang dami ding magagandang ginagawa si Lord sa ating buhay. Napakaganda ng plano niya para sa atin. Kaya naman, bilangin natin ang lahat ng blessings na yon kahit na ito pa ay napaka-rami. So, we need to count God's blessings to avoid being negative. Kasi kapag negatibo tayo, ang ating isipan, kapag may mga problema, ang nangyayari, naging hopeless na tayo agad. May feeling na agad na tayo na hindi natin kayang solusyonan yung mga problemang dumarating sa atin. Kasi ang nasa isip natin, limited tayo. Na to the point na wala na tayong magagawa para resolbahin ito. Kaya sa halip na mag-isip ng negatibo o ng hindi magandang bagay, i-change natin yung channel at gawin natin na bilangin ang mga blessings na binigay at ibibigay pa sa atin ni God. Kaya mahalagang balikan ang mga blessings na meron tayo from God. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng positibong pananaw at inspirasyon. At syempre, tatag to overcome those problems in life. Sabi sa John chapter 16 verse 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang mundo. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok,
bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya nga kapag may mga kinakaharap tayo ng mga problema sa buhay, tandaan po natin, always look to Jesus. Si Jesus lang ang ating magiging modelo on how to overcome life problems. Because Jesus overcome all of it. At syempre, huwag rin natin kalimutan na si God, binigyan niya tayo eh. God gave us strength and wisdom to overcome all challenges in life. Kaya naman, reviewin natin before we end. So, what to do with life problems? Number one, accept problems as part of life. Number two, look to Jesus. Number three, do not overthink. Four, pray with thanksgiving. And number five, count your blessings. So, unang bahagi pa lang yan. So, hoping and praying na makatulong sa inyo ang ating naging topic for this video. And don't forget to give your reaction. Like and follow nyo na rin po yung page natin if hindi pa. Kita-kits ulit po tayo sa susunod nating recorded live streaming sa mga susunod na linggo. So, thank you for watching. Stay safe and God bless.